Hello guys, ituloy na natin ang kwento ng buhay ni Rhea. Tara na guys! Napapalapit na ang kalooban ni Rhea kay Muhammad, kaya tinanggap niya ang alok nito na kasal. Ikinasal si Rhea at Muhammad at nagsama sila malayo sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Muhammad. Nagsama na ang mag-asawa. Kumuha sila ng isang flat na kanilang matitirhan na malayo sa bahay ng pamilya ni Muhammad. Nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho si Rhea. Hindi siya umasa sa pera na ibinibigay ng kanyang asawa. Masaya ang dalawa sa kanilang pagsasama, na tila wala silang problema o iniisip na iba pa, kundi ang maging masaya lamang sila at kontento na sila sa kanilang pagsasama. Subalit isang araw, nagulat si Rhea nang nagsisigaw ang pamangking lalaki ni Muhammad at galit na galit ito at gustong sugurin siya. Nakita ni Rhea ang pamangkin ni Muhammad na sumugod sa kanilang tinitirhan at galit na galit ito. Napigilan ng mga tao ang pamangkin ni Muhammad na sugurin si Rhea, pero hindi nila napigilan nang sinuntok nito si Muhammad. Naawat din ang pamangkin ni Muhammad at kinaladkad siya paalis sa building nila. Mula noon, gumawa na ng paraan ang pamilya ni Muhammad na magkahiwalay ang mag-asawa, si Rhea at Muhammad. Halos araw-araw, pinupuntahan nila si Rhea at minumura at pinapahiya sa kanyang pinagtatrabahoan at hanggang sa kanilang tinitirhan. Ngunit ipinaglaban ni Muhammad ang kanyang pangalawang asawa na si Rhea at lumipat sila ng tirahan upang hindi na sila masundan. Isang araw, nang umuwi si Muhammad sa kanyang unang pamilya, sinalubong siya ng mga pagmumura ng kanyang unang asawa at mga anak at ng iba pa nilang mga kamag-anak. Tinapon nila ang mga damit ni Muhammad sa labas at kanilang itinakwil ito. Kaya umalis si Muhammad at umuwi kay Rhea at doon nag-iiyak si Muhammad sa kanyang bagong asawa. Naaawa si Rhea kay Muhammad at sinabihan siya nito na kung gusto niyang bumalik sa kanyang unang pamilya ay nakahanda siyang magparaya. Ngunit sinabi ni Muhammad na walang makakapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo, tinawagan si Muhammad ng kanyang anak na panganay at sinabing umuwi muna at may nangyari sa kanyang ina. Lingit sa kaalaman ni Muhammad ay may masamang binabalak ang unang pamilya niya sa kanya para magkahiwalay sila ni Rhea. Umuwi si Muhammad at doon nagkaroon ng pagkakataon na kunin kay Muhammad ang susi ng sasakyan niya at lahat ng kanyang mga ATM card at hindi na nila pinalabas si Muhammad. Kinuha nila ang kanyang cellphone upang hindi na sila ni Rhea magkaroon ng communication. Ngunit hindi nila napigilan ang dalawa, patuloy pa rin na nakakapag-usap ang dalawa sa pamagitan ng email. Kinausap ng pamilya ni Muhammad siya tungkol sa kanyang bagong asawa at gusto nilang hiwalayan na ng tuluyan ni Muhammad si Rhea. Kailangang i-divorce ni Muhammad si Rhea kung ayaw nitong tuluyan na siyang itakwil ng kanyang buong pamilya. Kasalukuyang nagdadalang tao na noon si Rhea, pero walang magawa si Muhammad kundi sundin ang gusto ng buong pamilya at kamag-anakan niya. Kaya napilitang i-divorce ni Muhammad si Rhea, ngunit patuloy pa rin niya itong tinutulungan ng palihim sa pamagitan ng kanyang mga kaibigan. Nagkahiwalay na nga si Rhea at Muhammad. Ngunit hindi pa rin si Rhea tinitigilan ng pamilya ni Muhammad hanggang sa nalaglag ang ipinagbubuntis nito. Nakunan si Rhea, lalaki sana ang kanilang unang anak kung hindi lang ito nawala. Nang malaman ni Muhammad ang nangyari,
Galit na galit ito sa kanyang unang asawa at sa kanilang mga anak. Kaya muling binalikan ni Muhammad si Riya at muling pinakasalan ito. Muling nagsama si Riya at Muhammad, hindi na nila pinansin ang unang pamilya ni Muhammad at lalong nagmahalan ang dalawa, lalo pang naging masaya sila sa kanilang pagsasama. Inasikaso ni Muhammad ang mga papel ni Riya upang maging Kuwaitiya ito. Isinali din ni Muhammad si Riya sa mga club o sa lahat ng mga organisasyon ng Kuwaiti upang hindi na basta-basta maapi-api si Riya ng kanyang unang pamilya. Nang malaman ng unang pamilya ang ginawa ni Muhammad, muli nilang ginulo ang dalawa. Doon na lumaban si Riya nang sugurin sila muli ng kamag-anak ni Muhammad. Hanggang umabot na nag-file ng kaso si Riya, kinasuhan niya ang kamag-anak ni Muhammad dahil sa panggugulo nito sa kanilang mag-asawa. At kinasuhan din si Riya ng unang pamilya at pinatanggal nila ang visa ni Riya. Noon nilipat niya ni Muhammad ang visa ni Riya sa kanya, pero dahil sa mga nangyayari, muling nagpabisa si Riya sa kanyang pinapasukan. At doon nalaman niyang hindi na siya mabisahan dahil may kaso siya. Ipinaglaban ni Riya ang visa niya sa korte at nanalo siya. Nanalo din siya sa mga kasong isinampan niya sa mga kamag-anak ni Muhammad. Isang araw, pinuntahan si Riya ng mga kamag-anak ni Muhammad sa kanyang pinagtatrabahoan at inalok nila ito ng malaking pera. Hiwalayan lamang ni Riya si Muhammad at pinapauwi nila si Riya sa Pilipinas. Pero sinagot sila ni Riya na papayag siya kung ibibigay nila kay Riya ay 20 million Kuwait dinar. Nagalit sila kay Riya at pinagmumura nila ito. At matapang naman na sinagot sila ni Riya, kung hindi nila kayang magbigay ng 20 million dinar, umalis na lang sila at huwag na silang guluhin. Gumawa na naman ng paraan ang unang pamilya ni Muhammad upang mapaghiwalay si Riya at si Muhammad. Nagdalang tao muli si Riya at lalong minahal siya ni Muhammad. Wala nang magawa ang unang pamilya ni Muhammad dahil muling nagbuntis si Riya. Tinigilan na nilang guluhin si Riya, subalit si Muhammad naman ang hindi nila tinitigilan ng kakaaway. Umalis si Riya at Muhammad upang magbakasyon sa Iran. 3 buwan sila sa Iran bago sila pumalik ng Kuwait. At malapit na manganak si Riya, kaya kumuha sila ng kasambahay para may makakasama si Riya kapag wala si Muhammad. Dumating ang araw na manganak na si Riya at nalaman ng buong pamilya ni Muhammad ang panganganak ni Riya. Kaya sinabihan nila si Muhammad na kunin ang bata at iwanan si Riya. Ngunit sinagot sila ni Muhammad na hindi hayop ang bata para gawin iyon sa mag-iina. Hindi sila sinunod ni Muhammad. At lalong napamahal si Riya kay Muhammad. Pero dahil sa ginawa ni Muhammad na hindi pagsunod sa gustong mangyari ng buong pamilya ni Muhammad, muling sinimulan nila ang panggugulo sa mag-asawa. Muli nilang tinakot si Muhammad, kaya kahit labag sa kalooban ni Muhammad na hiwalayan si Riya, muli niya itong idinivorce. Hindi naman pinabayaan ni Muhammad ang mag-iina, buwan-buwan itong binibigyan ng sustento ang kanyang mag-iina. Ganun pa man, muling nagtrabaho si Riya at tiniis na mag-isang palakihin ang kanyang anak. Hindi na nagkikita si Muhammad at Riya, ipinapadala na lamang ang sustento ng mag-iina sa driver nila, Muhammad. Ngunit hindi napigilan ni Muhammad na hindi makita ang kanyang mag-iina, kaya lihim nitong pinuntahan ang kanyang mag-iina. Kaya mula noon, palagi na niyang pinupuntahan ng palihim ang kanyang mag-ina. Muling pinakasalan ni Muhammad sa 3 pagkakataon si Riya at hindi iyon alam ng kanyang unang pamilya. At dahil palihim ang kanilang pagkikita ni Riya at halos hindi sila malaya, naisip ni Muhammad na dalhin sa ibang bansa ang kanyang mag-ina. Inaakala ng unang pamilya na business trip lang ang lakad ni Muhammad, kaya pumayag silang umalis si Muhammad.
Tumagal sila Ria sa ibang bansa bago sila bumalik sa Kuwait at doon nalaman ang unang pamilya ni Muhammad na muling nagsama si Ria at Muhammad. At dahil doon, naramdaman ni Muhammad na may gagawin na naman ang kanyang unang pamilya, kaya siniguro niya ang kalagayan ng kanyang pangalawang pamilya. Pinaaral ni Muhammad si Ria ng pagdadrive at binilhan nito ng sasakyan si Ria na hindi alam ng unang pamilya. Lumipas ang mga araw, nakatanggap ng tawag si Ria at ipinalita sa kanya na patay ang kanyang ama. Umiiyak itong sinabi kay Muhammad at kailangan nitong umuwi. Pinayagan naman siya ni Muhammad kaya umuwi ito kasama ng kanyang anak. Tumagal si Ria sa Pilipinas at lingid sa kanyang kaalaman, nagawa na ng paraan ang unang pamilya na hihiwalay si Muhammad sa kanya. At bumalik na ang mag-ina sa Kuwait at ang kaawa-awang mag-ina ay wala nang natatnang bahay dahil ipinaklos ng unang pamilya ang kanilang flat ni Muhammad at kinuha lahat ang kanilang mga gamit. Nakituloy ang mag-ina sa kaibigan ni Ria na halos wala silang mahigaan dahil maliit lamang ang kwartong inuupahan ng kanyang kaibigan. At nalaman ni Ria na siya ay muling dinivorce ni Muhammad nang tumawag ito mula sa Iran at umiiyak ito na sinasabing dinala siya sa Iran na hindi niya alam. Nang malaman ni Ria ang lahat, nag-file siya ng kaso sa pamilya ni Muhammad at kay Muhammad mismo upang may makuha silang mag-ina na suporta mula sa Kuwait government at kay Muhammad. Tinuruan si Ria ni Muhammad kung ano ang mga dapat gawin upang makuha nito ang nararapat para sa kanilang mag-iina. Kinuha nila ang sasakyan ni Ria na binili ni Muhammad pero sa pangalan ni Ria ang sasakyan kaya nakuha niya ito ng kanyang takutin ang unang pamilya na kung hindi nila iyon ibabalik sa kanya ay kakasuhan sila ni Ria. Kaya ibinalik nila kay Ria ang sasakyan nito. Marami pang pinagdaanan si Ria sa unang pamilya ni Muhammad pero napagtagumpayan niya lahat ito. At napagtagumpayan niya rin ang ikinaso niya sa unang pamilya. Nanatili nang magkahiwalay si Ria at Muhammad at hindi na rin sila pwedeng magpakasal dahil 3 beses na silang nag-divorce. Ngayon kahit walang trabaho si Ria, tumatanggap silang mag-ina ng malaking halaga mula sa Kuwait government at kay Muhammad. At naghihintay na lamang si Ria na mapirmahan ang kanyang papel para ganap na siyang maging Kuwaitiya. At hanggang dito na lamang ang kwento ng buhay ni Ria. Hanggang sa muli guys, maraming salamat sa inyong panonood.